Ngayong araw ay ating tatalakayin ang mga talata sa Biblia tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Upang malaman natin kung gaano ba talaga tayo kamahal ng Diyos. Isa sa mga pangunahing mensahe ng Biblia ay ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga nilalang. Narito ang ilang talata mula sa Biblia na nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Una, ang talatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak upang magdala ng kaligtasan sa mga sumasampalataya. Ito ay mababasa natin sa Juan Kabanatang 3, talatang 16. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, ang talatang ito naman ay nagpapakita na kahit tayo ay mga makasalanan, ang Diyos ay nagmamahal sa atin hanggang sa punto na ipinagkaloob niya ang kanyang anak na si Jesus upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Ito ay mababasa natin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 5, talatang 8. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Pangatlo, dito naman sa talatang ito ay nagpapakita na ang pag-ibig ng Diyos ay nagdulot ng buhay at kaligtasan sa atin kahit na tayo ay dating mga makasalanan. Ito ay mababasa natin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanatang 2, mga talatang 4-5. Ngunit napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. At ang panghuli, ang talatang ito ay nagpapakita ng kabuuan ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang anak upang mabuhay tayo sa pamamagitan niya at matanggap ang kaligtasan mula sa ating mga kasalanan. Mababasa naman natin ito sa aklat ng Unang Juan, Kabanatang 4, mga talatang 9-10. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo, upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. At bilang pangwakas, ang mga talatang ito ay ilan lamang sa maraming patuto sa Biblia ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga nilalang. Ipinapakita nila na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang isang konsepto kundi isang aktwal na realidad na nagbubunga ng kaligtasan at buhay na walang hanggan para sa mga sumasampalataya. Purihin ang Diyos sa pangalan ng ating Ginoong Jesus. Amen.